Pag meron ka bang mga desisyon na ginagawa, do you really listen to your heart? Hi, welcome to Adrian Milag, Vlog of Inspiration. Sabi nga, di ba, kaya nilagay ng Diyos ang utak dito sa taas, over our heart, kasi para maging practical tayo. Pero I believe with all my heart that God will really speak to us in our heart. And alam mo, maraming desisyon sa buhay natin na ito lang pinakikinggan natin. Yes, utak, maging practical, everything. Mas okay na maging safe kaysa mag-take risk. Mas okay na maging contento ako sa trabaho ko ngayon. I'm not against it. Kaysa for bigger opportunity na mag-pursue ko yung passion ko. And alam mo, maraming bagay na God really spoke to you in your heart. And ang tanong ko ngayon is, sinusunod mo ba talaga kung ano ang sinasabi ng puso mo? O sinusunod mo kasi hindi yung puso mo, kumbaga yung utak mo, kasi gusto mo maging practical. You know, I remember nung bago pa lang ako na employee sa isang pharmaceutical company as a sales rep. So, med rep ako, nagbebenta ako ng mga gamot sa mga doktor. And that time, gusto ko yung trabaho ko, as in, I enjoy a lot talking to people, connecting to people. And that time, karoon ako ng chance na magkaroon ng mga business opportunity. Okay? And that time, wala akong gustong gawin is gusto ko mag full-time na sa business ko at I want to follow my heart talaga. And nung mga panahon na yon, gusto ko talaga. Pero alam mo, hindi ko sinunod talaga ang puso ko. Kala ko yung puso ko yung sinusunod ko noon. Pero sa totoo lang, yung utak ko. Why? Kasi, kaya ako gusto magnegosyo, gusto ko i-full-time yung business ko. Kasi, gusto ko mas komportabling buhay. Pero that time, yung puso ko nung time na yun, medyo nagda-doubt na sasabi niya, ako, either huwag ka muna mag-full-time kasi hindi ka pa ready for that. I mean, kamali ka. I mean, wala ka pa experience sa business. Pero yung utak ko, gustong-gusto niyang gawin yung dahil mag-full-time ako para wala nang istorbo sa ginagawa ko. Baka mas kumita ako dito sa negosyo ko. Pero alam mo, nangyari, I failed. I failed a lot. And the time I was really devastated, and yes, that my experience, hindi ko pinagsisisihan yun kasi yun yung nagturo sa akin, o yun yung lesson. And because of it, I found my passion on online marketing, in blogging. And that time, yung mga panahon na yun, I sinunod ko na yung puso ko that I should pursue my passion while I'm still working. So nagpumasok pa rin ako ng trabaho after 3 years of being unemployed. I pumasok ako sa sales. Sabi ko, baka may kulang pa sa akin experience. And yun, so nag-apply ulit ako, natanggap ako. And habang sa trabaho ko, susulat ako ng vlog, nag-isip ko marketing about my business. And I have this peace in my heart na sabi ko na this time, tama yung desisyon na ginawa ko kasi I have this peace. Kasi malalaman mo that if you, kasi, pero alam mo nung time na yon, I was
nakasama ako sa mastermind ng isa sa mga pinakamagagaling na online marketer dito sa Pilipinas. At yung mentor namin, siya yung godfather ng online marketing dito sa Pilipinas. Nung time na yun, talagang tinuruan niya kami ng mga skills, ng marketing, para maging successful dito. Pero the time I was torn kung I will really pursue this online marketing career or just bumalik ako sa pagiging empleyado. And I choose na maging employee muna ulit rather than mag full-time sa pagiging online marketer. And alam mo yung mga kasabayan ko ngayon, they are so successful, millions, kumita sila ng millions in online marketing. And nung medyo nagkakaroon ako ng irk sa puso, sabi ko baka what if na nag full-time ako, hindi ako pumasok sa trabaho, baka kasabayan ko sila. Pero the time, I really felt God spoke to me na sabi niya, na darating din yung time ko. Na sinasabi niya sa akin na tama yung ginawa ko kasi mas mahalaga na maging consider ko yung anak ko. Siyempre, I need to provide for her and ayoko na magawa yung mga mistake na ginagawa ko. And right now, nakikita ko naman na unti-unti na nagbubunga yung mga ginagawa ko. And I believe with all my heart that darating din yung time na magtutuloy-tuloy ako sa ganitong industry. And it's just a matter of time. And kasi I learned from my mistake, ayoko na maulit yun. And yes, I follow my heart. Okay, I really follow my heart right now to be the best father to my daughter, to serve God, to pursue my passion. And that's the true peace that I received today. Now, no regrets, because I believe lahat ng mga ginagawa ko, every decision that I take, is I was guided by the Holy Spirit, I was guided by God. That's my message for you. Seek God in your heart. Really, follow mo siya. Seek Him sa puso mo. Yes, pag-anayin natin yung utak natin, practicality. Pero, at the end of the day, it's still in your heart that will give you that peace in every decision that you will do in your life. I hope this video blog bless and inspire you a lot. And if you want more tips and inspiration from me, punta ka lang sa website ko sa www.adrianmilag.net. At kung sa YouTube mo ito pinapanood, para lagi kang updated sa mga video blogs na gagawin ko, i-click mo lang yung bell button sa baba ng video na to. Okay, so this has been Adrian Milag, praying for you always. God bless you more abundantly. Bye!